Ayan, hello po sa inyong lahat. Isang mainit na umaga sa inyong lahat. So, stop by tayo dito sa gilid ng kalsada, mga patid, kasi gusto ko i-share sa inyo yung magandang bankingan dito sa amin. So, wag nyo na munang pansinin yung nabali kong, nabali po yung akin pong signal light. Sa mga kamojo ko dyan, kung meron po kayong may re-recommend sa akin na matibay na signal light para sa ating Mojo 200, ay i-comment nyo na lang po sa comment box below. So, before po tayo magsimula, mga kapatid, sa atin pong vlog, ipasok muna natin ang ating intro. Let's go, mga kapatid. So papunta po ako ngayon sa Kabankalan. Low gear tayo sa liko. Sarap mag-banking dito, mga kapatid. Pero yung mojo kasi natin, hindi natin masayad tuhod. Isa pa, hindi tayo marunong nun. Ano kaya yun? Praise God! Enjoy lang natin ang ating biyahe, mga kapatid. So, dadaan din tayo sa church ni Pastor Julie Relatado, mga kapatid. Meron lang akong kukunin sa kanya. And then, diretso na tayo sa pagbili ng brake lining. Napaka-delikado po, mga kapatid, kapag yung brake lining natin ay manipis na. May posibilidad, mga kapatid, na maaapektuhan ang ating disc o ang ating brake disc. Kaya ugaliing i-check palagi ang inyong mga brakes. Kasi yung buhay ng tao sa totoo lang nasa brakes. Kapag motor, motor yung pag-uusapan. Yung buhay ng isang rider or driver, mga kapatid, mapasasakyan man o motor, nakadepende yan sa kanyang brakes, mga kapatid. Woo! And today, hi! Blessed tayo, mga kapatid, hallelujah, ng atin pong motor ay umabot na po ng 6 months. 6 months na po ang ating Mojo 200, mga kapatid. At magbibigay lang po ako ng short review about po sa atin pong motorsiklo. At tapusin niyo po yung video na ito, because in the end tayo, mga kapatid, ay magbibigay ng word of encouragement. Praise God. So we are blessed din, mga kapatid, na binigyan tayo ng Panginoon ng motorsiklo. Dahil ang motorsiklo, mga kapatid, talagang magagamit mo talaga siya sa gawain, mga kapatid, eh. Magagamit mo talaga siya sa mga gawain. Kung tatanungin niyo ako, mga kapatid, kahit saan ko na to nadala yung motor na to, mapa highway, city, city ride, kahit pa nga sa bukid, mga kapatid, meron ako na post na video na kung saan grabe yung daanan, mga kapatid, napakaputik. Pero kinaya pa rin ang ating Mojo 200. Kasi hindi pa ako professional na nagre-review ng mga motorsiklo. Based lang po, mga kapatid, sa akin pong experience. What can I say sa aking Mojo 200 after 6 months kong paggamit? Well, wala akong napalitan dito sa aking Mojo 200 sa makina. Yung napalitan ko lang dito is itong ating bar and side mirror. At saka nilagyan natin siya ng box, mga kapatid, sa likod. Ayan. Sa mga gusto magtanong, mga kapatid, kung saang bracket ito, bracket po ito ng Raider 150. At ano pa ba yung pinalitan ko dito?
nilagyan ko siya last time ng belly pan sa ilalim. Pero later on, tinanggal ko mga kapatid kasi po pumunta ako sa bundok last time. Baka po sumayad. At hanggang ngayon mga kapatid, hindi ko pa po nasa uli yung belly pan. So, later on, isasa uli ko rin yun mga kapatid. Kasi madalas po akong napunta sa bundok last time eh. Madalas po tayong naakyat sa bundok. Baka po sumayad sa bato yung ating belly pan. Kaya po mga kapatid, ang ginawa natin, tinanggal na po muna natin yung ating belly pan. Parang yan lang naman yung napalitan ko dito eh. Sa makina, wala po akong pinakailaman. Ay, yung performance niya mga kapatid, sabi kasi ng mekaniko ko, yung makina po ng Mojo 200 ay malaki. Pero nakita po nila na yung carb po ay maliit. So, kaya po, ang tendency, kapag mabagal po yung takbo natin, para siyang ano, yung, para siyang mamamatay, kung mabagal yung takbo. Pero kapag mabilis, iaarangkada mo siya, napaka-smooth, napakaganda niya, lesser yung kanyang vibration. Ilang beses na rin naman akong nakahawak ng Rusi motorcycle, mga kapatid. Kasi proud Rusi tayo, no? Na Rusi palagi yung kinukuha nating motor. Kasi nasa pag-aalaga lang naman yan ng motor mga kapatid eh. Nasa maintenance yan, wala yan sa pangalan. Kahit pa branded yung pangalan ng motor mo, branded pa yung motor mo, kung hindi mo aalagaan ng mabuti, masisira at masisira din yan. Pero kahit Rusi, China made, para sa iba, parang basura. Pero kung aalagaan mo mga kapatid, i-maintain mo ng maganda, well, I will tell you, it will last, mga kapatid. Yung motor kong isa, 10 years na. Ayos pa rin. Yung Mojo 200, on and off-road, gamit siya. Magagamit siya. On and off-road. Bagay siya sa highway. Bagay din siya, mga kapatid, sa tinatawag na off-road. No? Kasi yung coolness niya, yung tsura niya, mga kapatid, napakaangas. At kung dadalin mo rin siya, mga kapatid, sa off-road, mataas din siya. Hindi siya basta-basta sa sayad mga kapatid. No, napakaganda yung suspension. Ay, yung suspension niya napakalambot mga kapatid. So, una sasabihin ko sa inyo yung mga magagandang experience ko dito sa motor. Pangalawa, yung hindi masyado mga kapatid maganda, no? Pero minimal na lang naman, minimal, napaka-minimal ng negative side ng Mojo 200. So, yung positive side, malakas siya mga kapatid, tingnan nyo. Ayan. Last time mga kapatid, napatakbo ko po ito ng 132 kilometers per hour. Napatakbo ko siya ng 132. Pero may nakita akong ibang Mojo 200 na napatakbo pa nila ng mas mabilis pa dito. Yung mga Mojo 200 na pinalitan nila yung kanilang CDI at saka nung racing carb. Yun, mas bumilis. Pero dito sa stock ko mga kapatid, stock na Mojo 200, stock na carb, CDI stock, na paabot ko po siya ng 132. At ang isa pang masasabi ko dito, yung ilaw niya napakaliwanag mga kapatid. No, napakaliwanag, napaka wide ng kanyang angle ng kanyang ilaw mga kapatid. At saka hindi masakit sa likod mga kapatid yung kanyang manubela kasi upright position, ibig sabihin nakatuwid yung likod mo mga kapatid. Don't worry, kapag nasa high speed ka na ay pwede ka namang yumuko ng ganyan. No? At least hindi siya nakakapagod sa mga long ride kasi hindi ka nakasubsob mga kapatid. Hindi masakit sa paa kasi upright position, hindi masakit sa likod kasi upright position mga kapatid. Nung kinuha ko itong Mojo 200 mga kapatid, ang napansin ko kaagad dito po sa ating Mojo 200 is ang delayed throttle response. Ibig sabihin ng delayed throttle response mga kapatid ay
mauuna kang pumiga before pa mahapatid. Ah, aray. Before mahapatid, lumabas yung gas. Oo, magbigay ng puwersa. Yung ginawa ko noon, mga kapatid, para po hindi mag-delayed yung throttle response, ay pina-adjust ko po yung carb. In-adjust po yung hangin at saka yung gasolina. Kailangan po, mga kapatid, ma-adjust yun. At ngayon, okay na siya. Tingnan nyo. Ayan. Yun nga, yung handling ng motor na to, kahit 3 oras, 4 na oras, 5 oras ka pang magmaneho, hindi ka makakaramdam ng pagod, mga kapatid, eh. Kesa dun sa mga motor na nakasubsob, talagang mararamdaman mo yung sakit sa likod, mga kapatid. Yung gulong ng Mojo 200 natin, malaki din siya, mga kapatid. Pwede mo siyang tanggalin yung interior, bumili ka lang ng nung kanyuto, mga kapatid, na para sa tubeless. Ayan. At pwede mo nang i-tubeless, mga kapatid, kasi napakaganda din ng mags, napakaganda ng gulong, mga kapatid, ng atin pong Mojo 200. At sa banking, sa liko-liko, mga kapatid, sa mga zigzag roads, talagang maaasahan po ang ating mga gulong ng Mojo 200, mga kapatid, no? So, ano naman yung hindi ko nagustuhan dito sa Mojo 200? Napaka-minimal lang naman, mga kapatid. Una, siguro is yung ano, mga signal light. Katulad yan, makita nyo yan. Ang dali-daling mabali, mga kapatid, pero minimal lang naman yan. Pwede lang naman yung mapalitan. Pero ang dali mabali, mga kapatid, no? Tapos, itong dashboard, parang feeling ko may tubig. Para siyang nagbo-blurry, mga kapatid, minsan. At ano pa ba? Ah, yung sa likod. Yung parang nakausli, mga kapatid, na reflector. Bumabangga siya, mga kapatid, sa ating tire hugger. So, yung gagawin ko siguro dyan, puputulin ko, mga kapatid, lalagariin yan para hindi na siya bumangga. Kesa naman tanggalin natin yung tire hugger, di ba? Maaano tayo, mapuputikan tayo, mga kapatid. Pero mga minimal lang siya, mga kapatid, mga minimal lang siya. Tapos itong switch ng ilaw, no? Kailangan mo siyang, hindi siya dapat isagad dito sa kanyang on. Kasi hindi aandar, kailangan mo siyang kontrolin. Pero napaka-minimal lang. I think pwede lang ayusin yung wiring sa loob. I think wirings lang sa loob, mga kapatid, yung kailangan ayusin. Yun lang yung masasabi ko, mga kapatid, sa atin pong Mojo 200 sa loob ng 6 months na nagamit natin siya. So, yun lang yung pros and cons natin. Mas marami yung maganda. Yun lang naman yung mas maganda, mga kapatid, na focus tayo doon sa bright side, focus tayo sa maganda, mga kapatid. And then, hanapan natin ang paraan na yung mga cons o yung mga hindi maganda na nakikita natin sa ating motor ay ma-upgrade natin, no? Huwag nating ihusgahan ang isang motor base lang sa isang hindi maganda. Kapalit ng napakaraming maganda sa isang motor, no? So, ang motor na ito, mga kapatid, para sa akin, talagang blessing ito. At saka, yung motor na ito, mga kapatid, talagang nagagamit ko talaga sa gawain ng Panginoon. At sa personal na rin naming buhay, talagang nagagamit ko siya, mga kapatid. At yung motor ay, yung kanyang makina, okay na okay. Yung kanyang performance, talagang hindi kanya bibiguin, mga kapatid. Ayan, shout out nga pala, mga kapatid, sa Mojo 200, Maharlika. Nasa grupo ako na yan, mga kapatid. Yung luma kong account, ano na dyan eh, parang rising star eh. Pero yung luma kong account na yon ay na-hack. Pero sumali ako ulit, mga kapatid, kasi marami akong natututunan. Marami akong natutuklasan. Marami akong natututunan kung paano i-upgrade yung motor, ano yung gagawin sa motor. Talagang salamat sa Mojo 200, Maharlika. At nagtutulungan tayo. Hindi tayo dyan nagpapakontesan, no? Hindi tayo nagsisiraan ng mga motor.
kundi tayo ay nagtutulungan na pa-promote ang Mojo 200, no? So shout out ulit sa Mojo 200, Maharlika. Kung kayo man ay nanonood nito at meron kayong isasuggest sa akin na upgrade sa motor po natin, akin po yung tatanggapin, mga kapatid, ng malugod at bukal sa aking puso. At ako po ay nagpapasalamat in advance. Click nyo na rin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod nating video ay ma-update kayo. At kung meron din kayong vlog, mga Mojo 200 brothers, kung meron din kayong vlog, no? Ano nyo rin, i-comment nyo rin sa ilalim, no? Para makasubscribe din ako sa inyo, di ba? Makapalitan tayo, no? Tayo'y makapagtulungan. Ang akin pong word of encouragement, sabi sa Biblia, sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Tumawag lamang tayo sa Panginoon at siya ay magsasagot at siya ay magpapakita ng mga bagay na hindi natin inaakala, mga kapatid. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa tuwing may problema at may pagsubok. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Just call on the name of Jesus Christ, mga kapatid. So God bless, mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. One more time, click the subscribe button. At panoorin nyo na rin ang iba nating mga videos, mga kapatid. So salamat po, mga kapatid, ha? Paalam! God bless you! Peace out!